Annyeonghaseyo everyone. So ang lesson natin today ay para sa aking mga Sunday class, which is first Sunday of intermediate. So ito po ay aking in-review regarding doon sa ating pinag-aralan last 2 weeks. Yan. So ang pinag-aralan na natin before ay itong basic sentence ending, na kung saan yung sentence ending na ito idudugtong natin sa verb at saka sa adjective. Kung mapapansin nyo, nilagyan din ko rin ito ng ating mga speech level, which is deferential, polite, intimate, at saka plain speech level. And then, yung basic sentence ending na ating pinag-usapan dati ay yung declarative endings, interrogative endings, imperative endings, and then propositive endings. So ngayon, since sentence ending nga ito at idinudugtong ito sa verb and adjective, kinuha ko rin ngayon kung ano ba yung dudugtungan natin. Kung ito ba ay isang vowel ending, isang real ending, and then consonant ending. Now, punta muna tayo sa ating deferential speech level, which is yung apat na sentence ending yung kukuhanin natin. So, kapag daw vowel ending at deferential yung idudugtong ay piyok nida, nagdi-declare. Next, kapag nagtatanong, piyok ni ka. Next, imperative ending. Kapag nakikiusap, shipshio. Then, kapag nag-iimbita or nagyayaya, propositive endings, piyopshida. So, kung mapapansin po ninyo, itong sentence ending na ito na apat ay under ng vowel endings. Okay? Next, kung real ending siya, real, in-explain ko na before, na kapag ka ang ating verb or adjective, ay dudugtungan natin ng ating sentence ending na ito at itong mga word natin, kapag tinanggalan ng da ay nagtatapos sa real, automatic mawawala siya or mauumit once na yung sentence ending na idudugtong natin ay nagsisimula sa riol or sa niyon, piyok, tsaka siyon. So, si riol daw mawawala siya. So, katulad nito, kapag daw deferential speech level and ang idudugtong natin ay declarative, which is piyok ni da, so, nagsisimula siya sa letter P. Ayan, nagsisimula dito. Kaya automatic mawawala si riol. Kapag daw naman interrogative ending, which is piyup ni ka, mawawala rin si riol. And then kapag imperative ending, nagsisimula yan sa letter S, ship siyo, so mawawala rin daw si riol. And then ito, kapag po positive ending, piyup siya. Kapag ang dinugtungan mo ay verb or adjective na nagtatapos sa riol, mawawala rin siya. Kasi nga, si real ending ay isang, or si real ay isang irregular verb or adjective na kung saan kapag ang idinugtong natin sa kanya ay sentence ending na nagsisimula sa N, P, at saka S, automatic mauumit siya. Okay? Next po, kapag consonant ending si verb or adjective at ang idudugtong natin ay declarative, interrogative, imperative, and propositive ending, kapag consonant ending siya, except real, sumnida, ang idudugtong, sumnika kapag nagtatanong, ushipshio kapag nakikiusap, and then upshida kapag nag-iimbita. So, yan po yung 4 basic endings. Then, under naman ng deferential speech level. So, yan po yung ating i-add dun sa mga verb or adjective na aking ibinigay sa inyo mamaya doon sa ating mga exercises. Next, kapag daw tayo ay under ng polite speech level. So, si polite speech level, ito po is yung tinatawag na kapag ang kausap mo ay medyo mas matanda sa iyo, unlike noong deferential, ayan siya talagang may paggalingin. Ito po, kapag polite speech level, ang kausap natin dito
is kailangan din natin igalang. So, ito yung ginagamit nila usually ngayon sa Korea. So, kapag daw vowel ending, ano ba yung idudugtong natin sa kanya? Kapag nagtatapos sa vowel, yung asterisk na yan is yung formula na ibinigay ko sa inyo before. Yung siyam na formula. So, kailangan kapag dagdagay tayo ng isang verb or adjective, dapat po pag tinanggalan natin siya ng da, aalamin natin kung ano bang vowel yon. Sa vowel na yon is may nabubuong formula, which is yun po yung binigay ko sa inyo. So, ia-apply nyo lang kung ano yung answer sa formula na yon, kung ano yung answer do sa vowel mismo nandoon. And then, dadagdagan lang natin ang yo kapag interrogative endings. Kapag interrogative is same lang siya, so may intonation lang, tsaka may question mark. Kapag imperative ending, same lang din. Formula plus yo. And then kapag propositive endings, formula pa rin plus yo. Okay? Next, kung mapapansin nyo si Riol, wala na po yan. Exempted na siya kasi kasama na po siya sa consonant ending. Now, kung consonant ending yung ating mga verb or adjective, adudugtungan natin ng declarative ending. So, kailangan alamin nyo muna kung ano yung vowel na under nitong ayo para maigabit natin si ayo. Ano-ano ba yung mga vowel na yon? So, ibinigay ko sa inyo din dati, yun yung mga vowel na letter A, ya, O, at saka yo. Kapag O, yun naman yung idudugtong natin, yun yung mga vowel na O, yo, U, 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 at saka I. Doon sa ating 10 simple vowel. So, yan daw kapag declarative ending ang idudugtong. Now, kung interrogative ending, so same lang siya. Aalamin nyo lang kung nasaan ba yung apat na vowel at saka yung anim na vowels. Dadagdagan lang natin to ng question mark. Okay? Kapag daw imperative ending, same lang din po. Ayo lang at saka oyo. Then kapag propositive ending, ayo at saka oyo. Yan daw kapag polite speech level. Okay po. So, nagets. Next natin ay intimate speech level. Sa intimate speech level, kung gagamit daw tayo, gagamitin natin ito is intimate speech level na ito. Kapag vowel is kung alam lang yung formula na ginamit. So, hindi natin siya dadagdagan ng iyo. Kasi si intimate, ang kausap nyo dito is mga kaedad nyo, parang mga teenager, or yung basta yung mga kaedad nyo lang. Okay po. So, vowel ending. So, kung ano lang yung formula. Example, yung verb na ka, kada. So, pag ginamit natin sa intimate speech level, sasabihin lang natin yung word ka. Ka. Kanyang ka. Ka. Okay? Dito sa polite, kayo. Sa intimate, ka. Okay? Sa deferential, kamnida. Polite, kayo. Intimate, ka. Okay? So, yan po kapag vowel ending. Then, kung consonant ending, yung dating ayo, kanina sa polite, babawasan lang natin siya ng yo. So, magiging alang. Sa interrogative, same. Then, imperative niya ay same din. Then, propositive ending niya ay same. Next, kapag daw vowel ending ng plain. So, plain, ang mga kausap natin dito ay mga bata. So, kunwari, yung ating verb na kada. Pag ginamit natin dito sa ating declarative ending, yung verb na ka magiging kanda. Kapag nagtatanong, kanya? O kaya naman ay kani? O, ito lang idudugtong natin kapag vowel ending. Dito sa kanya imperative, yung formula plus ra, kara. And then kapag propositive ending, kaja. So, dyan lang idadagdag natin. Next, kung real ending daw po, ayan. Kung real ending, automatic mauumit si real. So, mawawala ito. And then, ang idadagdag or ipapalit natin ay ito, neon da. Example, alda.
So, sa verb na alda, mawawala ang L, papalitan siya ng N, anda. Sa interrogative, ani, tsaka anya, alam mo ba? Then, sa imperative po, wala tayong gamit. Then, sa propositive, alja. Alja, bumalik yung real. Next, kapag consonant ending si verb, except rion. Kunwari yung verb na mukta, to eat. So, idadagdag daw natin si nanda. Kapag ginamit natin, mangnanda. Kapag interrogative, mogani, o kayo naman ay, mogonya. Kapag dito sa imperative, mogora. Then kapag propositive ending, mokcha. So, ayun. Yan daw yung ating basic sentence ending. Pwede natin idugtong sa verb and adjective. And then yung apat na speech level. So, the case particle wakwa, rang irang, and hago means end. The primary function is to link nouns together. First, let us discuss the particle wa and kuwa. The particle wa and kuwa is a two-form particle. Wa is used with a noun that ends in a vowel, and then kuwa is used with a noun that ends in a consonant. So, in the particle at kuwa na ito ay ginagamit lang as end, so para mag-dugtong sa dalawang nouns. Tends to be used informal or written communications. Example, Susan kuha tumasiga migok saran nila. So, idinugtong natin yung kuha as end sa mga noun na nagtatapos sa vowel. And then si kuha ay sa lahat ng noun ending in consonant. So, wa and kuwa ay isang nagdudugtong isang particle na nagdudugtong sa dalawang noun para maging end. Okay? Next natin, the particle rang and irang tends to be used for more informal and colloquial settings. So, may dalawa rin itong form. Si irang, inudugtong yan sa mga noun ending in consonant, and then sirang sa noun ending in vowel. Example, Susan irang tumasaga migok sarang niyo. So, si Susan ay nagtatapos kay consonant, so inudugtong na end ay irang. Okay, so, same lang nung kanina, ito nga lang sirang at saka si irang, ginagamit na end to use for more informal and colloquial settings. So, yan po yung gamit ng rang at saka irang. Next na end, the particle hago is a one-form particle that comes after a noun regardless of whether it ends in a vowel or consonant. There's no apparent meaning difference between hago and the other two particles, wakwa, rang at saka irang. However, hago seems to be less informal than wakwa, more formal than rang at saka irang. O yun. So, di sabihin, tatlong yan, si wakwa, si rang at saka irang ay ginagamit lang as hen. So, tumasihago, susani, ligok sa hanilog. So, yan na po yung gamit ng particle na hen. So, meron nga lang tayong titingnan kung gagamitin ba natin siya na may paggalang o wala. So, mamimili tayo dito sa wakwa, rang-irang, and hago. Okay? So, pupuntahan naman natin yung deferential speech level. Kinuha ko ngayon dito yung present, past, tsaka future tense. So, the deferential speech level is used for public and for formal communication settings such as broadcasting, public speech, business-related meetings, conference presentations, and so forth. So, kapag daw yung verb natin ay nagtatapos sa vowel at gagamitin natin sa present tense niya, idudugtong lang natin sa ilalim ng vowel ending na yun, yung P,
plus nida. Example pa rin yung verb na ka. So, tanggalin natin siya ng da. Kalam. Kam nida. Kapag past tense, so yung formula po na siya na ibinigay niyo po kahapon nung nakaraan po sa inyo, ilalagay niyo dito sa ibabaw ng isang sheet na yan. So, example pa rin, yung verb na ka. So, kung ano yung nabuo sa letter A, ka, then double S, kasum nida. Next, kapag future tense, kesum nida lang yung ilulutin natin as future tense. So, yung verb na ka, kage, kagesum nida. Now, kapag real ending daw sa verb, so kapag daw under siya ng present tense, kung ano po yung, ano ba yung verb natin, nagtatapos sa real, so, base sa rules, mawawala siya kapag nagsisimula sa P ang ating sentence ending. So, i-omit natin yung real and then dadagdagan natin siya ng P or ipapalit natin yung mismo letter P. Example, yung verb na al. So, si Alda, magiging amnida. Now, kapag past tense naman, under na siya ng consonant. Dito na siya pupunta. So, mamaya na nga siya pag-usapan. Next, kapag consonant ending si verb, except real, ang idudugtong daw natin under ng present tense ay sumida. Ay, sumida lang. Kapag past tense, aalamin niyo po kung ano yung kasunod. Kung ano yung kasunod na vowel ng last consonant. Example, yung verb na alda. So, si alda is nagko-compose siya ng three letter yung verb na al. Consonant na bilog, vowel na letter A, and then consonant na riol. So, since consonant ending siya, at yung vowel na tinatagla niya ay under nito, so, ang idudugtong on yung letter A, so, yung apat na vowel, which is aya o yuk, asumida idudugtong natin. So, maging ara, sumida. Next, kung yung verb natin ay consonant ending pa rin, at nagtataglay siya nung anim na vowel, yung oyo, uyu, u, at saka i. Example, mokta. So, si mokta, ito yung idudugtong natin sa kanya. Magiging mogo, sumida. Okay? And then, sa future tense naman, same lang din. Guess mo yun din yung ating idudugtong ko. So, yan daw kapag deferential speech level under ng present, past, saka future tense ng declarative sentence. Now, punta tayo sa ating polite speech level. The polite speech level is the informal counterpart of the deferential speech level. As the most commonly used speech level, regardless of age or gender, the polite speech level is broadly used in any situation where polite language is called for. It is used when addressing someone of senior status in casual, non-formal, and everyday types of conversations. It is used with friends if their friendship began in adulthood. It is the most common speech level used towards strangers. Yan. So, kapag daw vowel ending ang ating verb, at under po siya ng present tense, so, under yung siyam na formula na binigay ko, plus yo. Siyam na formula plus yo. Kung past tense, so yung siyam na formula, ilalagay natin dito sa itaas ng sangsiyot plus oyo. Then kapag future tense, i-add lang natin sa ibabaw ng real na yan yung verb na nagtatapos sa vowel ending. Now, kung consonant ending si verb, so, mamimili ulit tayo kung ano ba yung vowel na nagkukontain niya, last vowel. Kung nandun sa apat na tinuro ko, ayaw idudugtong natin. Sa present tense, sa past tense ay asayo, and then sa future tense, ikoyeyo. Okay? Now, kung consonant ending pa rin si verb, at yung anim na vowel ang tinataglay niya sa hulihan ng consonant ending, so, o yung idadagdag natin sa present tense, past tense ay also yo, then future tense, ay ko yoyo. So, dito sa real ending, wala pong problema dito sa present at sa past.
Kapag real naman sa future tense, ang i-add na lang natin ay koyay na lang para mas madali. So, yan daw kapag polite. Speech level. Okay? Yan. So, ito yung mga vocabularies, the first person pronoun, the Korean first person pronouns, had the plain and humble forms. So, itong plain singular na to, itong meaning nito, sana, ne, uri, jo, de, choy. Yan. First person pronouns. Sabihin, ko. Me. Yan. I. Na? Sa plain singular. Plain singular possessive ay ne. Plain plural possessive, uri. O ne. Sa humble singular naman, jo. Humble singular possessive, je. Then humble plural possessive, choe. Okay. Yan. Next po ay the second person pronoun. The Korean second person pronouns have the plain and polite forms. So, sa plain singular niya ay no. Plain singular possessive, ne. Sa plain plural niya ay noe. And then sa polite singular, tangshin. Polite singular possessive, tangshine. And then polite plural, tangshindu. So, yan po yung ating mga vocabularies ng I at saka you. O kaya me at saka you. Next. Direct object particle. Yung un at saka rin. This is ito, hindi pa natin nagpapag-aral. So, direct object refers to a noun that experiences the action indicated by the verb. In English, the direct object of the sentence is typically determined by the place where it appears. For instance, the direct object of the sentence, I eat steak, is steak, as the word steak appears after the verb eat. Okay. In Korean, however, the direct object is primarily determined by the direct object particle, ul. Just like the subject particle, the direct object particle, ul, tsaka rul, is a two-form case particle. So, si ul, dinudutong daw yan sa mga noun ending in consonant. And then, si rul naman daw ay dinudutong sa mga noun or sa mga object ending in vowel. Sample. Chegel il golo. Check ay book. Ul, ayan, sa direct object. And then, ilgoyo, read. Tingnan nyo mabuti yung check. Si check, nagtatapos kay consonant. Si yongwa, nagtatapos kay vowel. So, yan yung example. Check ay ilgoyo, I read a book. Yon tirul sayo, I buy a pencil. Hangarul bayo, I see a movie. Then, kolarul, mashaya, I drink kula. Yan. Kapag ginamit natin si un at saka si rin. So, idinudugtong daw yan siya, guys, sa mga noun na malapit sa ating verb or adjective. So, ginagamit natin siya as an object particle. Okay? Now, punta tayo sa ating particle na e. The case particle e is a one-form particle that expresses four things. Ang meaning, in, at, at saka on. Ano na ba yung mga four things na yon? The static location, the goal of the action, times, quantity. Example, computer ga dosa gwane is solo. Tony, kung hangi is solo. Chegul, cheksange nawayo. Vatikani, Romane isoyo. Amazon kani, Brazile isoyo. So, yung epo ay dinudugtong sa isang place, sa isang goal of the action or sa destination, sa oras, at saka sa quantity. So, ito yung mga example natin. Dinudugtong siya as a place
marker, place marker ng isang sentences. So kapag halimbawa yung isang sentence mo ay may lugar na tinutukoy, so dadagdagan natin sa word na eh. So yun ang gamit ng ating eh. This is ang meaning nito yung English ay in, at saka on. Okay. So yan po si place or si particle na eh. Next, the particle wa, rang, iron, and hago. The case particles wa at saka kwa, rang, irang, and hago mean and. Their primary function is to link nouns together.